Ito yung ginagawa naming paglalatag. Kung saan talagang nakadikit yan hanggang sa ilalim. Ayan. So naka-flat na flat mga kamasa. Ayan. 7cm po yan. Dati gumagamit ako ng 8-9. Kaso nga lang, sabi ko nga sa inyo, para hindi mahirapan yung painter natin, kahit na hindi tayo magpipintura, hindi sila mahihirapan mga kamasta na galaw-galaw dyan. So ibig sabihin, itong gap natin na to, mula dun sa may high ceiling natin, ay naka 10cm po tayo dyan. So standard na hole. Ang ginagawa ko dito, it's either 37cm o kaya 38cm yung kinakat namin na cement board para sa underneath natin. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang pader natin mga kamasta, hindi mo masasabing 100% po yan na pantay-pantay. So hindi yan equal. Hey, what's up mga kamasa? Magandang araw sa inyo lahat. So, welcome back sa ating panibagong vlog. Narito tayo ngayon at ipibigay idea tayo kung ano nga ba yung step by step na paglalatag natin para paggagawa natin ng cob ceiling. So, dito, bibigyan ko kayo ng idea kung anong sukat, kung ano dapat yung mga mauuna natin gagawin sa paglalatag ng kisame o kaya paglalatag ng ating cob ceiling design. So, let's go! Ayan mga kamasta, no? Ayan, no? So, ongoing yung paglalatag natin ng cob ceiling design o kaya yung ating cob design mga kamastan. So dito, bibigyan ko lamang kayo ng konting idea kung ano nga ba yung mga dapat kong gawin at kung ano yung mga kailangan mo unahin sa paglalatag ng cob ceiling design. Kasi kung makikita nyo to, ito natapos na yung cob design natin dito o kaya yung cob ceiling natin. Kung saan makikita nyo yung linis at mga pagkakagawa at ganda ng sukat ng pagkakagawa o kaya yung level ng mga sidings niya, yung level ng yung underneath niya o kaya nasa ilalim niya, tsaka yung sukat ng ating partition dito sa gilid na to. So kung makikita nyo, halos sukat na sukat o kaya level na level lahat yan. So paano nga ba natin to ginagawa para mas maging maayos at tsaka makikita mo na ma-appreciate mo talaga yung ganda ng cob ceiling mo. So dito sa may pinaka-living area natin mga kamusta, makikita nyo may nalatag na tayo dito sa part na to. So ito yung una naming ginagawa dyan bago natin na kompletuhin yung kagaya nyan, yung underneath na ito, yung nasa ilalim niya, yung sidings na yan, tapos yung partition natin dun sa loob. So ano nga ba yung unang nilalatag namin kapag kaganito na nagko-cob ceiling kami? Ito yung idea na para hindi tayo mahirapan sa pagkukumpleto natin ng para sa cob ceiling natin mga kamasta, no? So sa area na to mga kamasta, ituturo na natin kung ano yung pinakaunang nilalatag natin dyan o kaya una natin ginagawa pag naglalatag tayo ng cement board o kaya yung board na ginagamit ninyo. So dito sa part na to, makikita nyo may sidings na siya. Ayun, yung partition na tinatawag, may partition na siya dun sa bandang loob niya. So yan yung pinakauna natin ginagawa. So paano nga ba natin to ini-install mga kamasta, yung partition na yan? Dito may idea tayo na dapat malaman ng iba. Paano nga ba natin to nilalatag, yung partition natin na to? So ito yung pinakauna na nilalatag natin kapag natapos na tayo nag-framing mga kamasta. Yung framing natin dito, kung makikita nyo, napakalinis yan. So tingnan natin yung likod. Yan. Tapos dito sa harapan niya, yan na yung nagiging outcome ng ginagawa natin. Pamamaraan natin kapag open ceiling. So ano nga ba yung open ceiling na tinatawag? Ito yung open ceiling na tinatawag ko, lalo-lalo na pagka nagpapakot po kayo. So pag open ceiling mga kamasta, ito yung ginagawa naming paglalatag. Kung saan talagang nakadikit yan hanggang sa ilalim. Ayan. So naka-flat na flat mga kamasta, ayan o. So walang papasukan ng hangin mula galing dyan sa open ceiling natin. O kaya yung manggagaling dito sa loob, kung sakaling ito malalagyan ng aircon, eh walang lalabasan. So tama po yun. Pero sa taas na ito mga kamasta, kung ganito kataas yung kisame natin, hindi naman po basta-basta lalabas yung hangin niya o kaya yung lamig niya kapag ka ganito. Kasi ang hangin mga kamasta o kaya lamig natin, more on kumakapit yan sa wall natin, hindi sa kisame. Yun po yung lagi nyong tatandaan. Ang lamig po, more on kumakapit dito sa wall natin. Kasi konkreto po ito eh. Ito nag-absorb to ng lamig at saka
init mga kamasta. So pagka sinabi natin nag-aabsorb yan, so dito pumupunta lahat ng lamig na kunwari yung aircon natin malamig po yan, eto nag-aabsorb po siya. Etong ceiling natin hindi po. Maliban ang heat mga kamasta o kaya init na nanggagaling dito sa taas, yan po talaga ina-absorb niya. So dito mga kamasta, balik tayo. Etong partition natin na ito mga kamasta, ganito lang yung pag-i-instila natin. So, dapat yan, lagi nakatapit yan sa mga partition natin o kaya yung frame natin na nakalagay dyan. Importante yan, kasi kung makikita nyo, walang frame dito sa baba. Walang frame yan. Kumbaga, itong mga frame lang natin na ito, kung saan may kasamang hanger o kaya ito, yung hanger natin na paakyat. Dapat naka-rivets po yan. So, ang ginagawa namin dyan para hindi mahirapan yung pintor, nakababa na yung rivets natin, nakatago na dito sa may pinakababa. Kasi pagka nakatago na po yan, ibig sabihin, hindi mo na kailangan i-grind yan para mawala yung rivets na to. So ito, nakalubog na rin ito mga kamusta, no? Ayan, no? Lubog na lubog po yan. Lubog na lubog po yan. Ibig sabihin, nakalubog na po yan bago namin siya nilak mga kamasta. Para hindi mahirapan yung painter natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pinaka last touch na ito ay yung painter. Pina natin na hindi tayo makakakuha ng pintura na ito, dapat yan, lahat ng mga ginagawa natin ay nagiging okay rin sa mga susunod na trabahador. So dito naman mga kamasta, alamin natin kung ano yung standard na ginagamit natin na sukat niya. Mula dito sa may pinaka high ceiling up to dun sa may pinaka drop natin. So sukatin natin yan. Kung makikita nyo mga kamasta, 17 cm. So 17 cm yan. So lahat yan, 17 cm po yan. Paikot yan, halos lahat. Ganon din dun sa part na yon. So may continuity tayong tinatawag dito. At saka pare-parehas. Kasi ang inahanap natin dito yung uniform na itsura nung kisame natin. Kasi kung dapat, kung dito, maganda dito sa part na to, o kaya ganun kataas, ganun din dito sa kabila, ganun din doon sa kabila. So dapat yan yung tinatawag na dapat uniform, o kaya magkakaparehas. So dito naman mga kamasta, yung distansya naman natin, mula dito sa may cove natin, ay 10 cm mga kamasta. Ayan. 10 cm mula dito sa loob, tapos hanggang dito sa may pinaka-outer na ito. Kung saan ito yung sidings, paglalagyan natin ng sidings. Ito yung isusunod natin ngayon, na sidings na tinatawag mga kamasta, ay yung nandito sa gilid. So yun po yung susunod nating ilalatag. Yan. So tingnan natin kung saan banda yan. So lipat tayo dito sa kabila mga kamasta, na kung saan dito meron yung sidings na na-install natin. Pagkatapos natin matapos tong partition natin dito sa loob, susunod na tong sidings. So bakit nga ba mas sinuuna kong ilagay yung sidings kaysa yung ating underneath? Ito yung underneath natin o yung nasa ilalim. Gandaan kasi na ito mga kamasta, hindi ka mahihirapan magsiruho. O kaya kumuha ng sukat natin na ilalagay na para dun sa ilalim natin. Yung pang-ilalim na tinatawag natin mga kamasta, ito yon. Hindi ka mahihirapan kapag ka ganito mga kamasta. Pagka yan ay flat na ho yan, pagka naglagay ka na ng cement board dito sa ilalim mga kamasta, madali na lang yan. Kahit na sumobra na yung cement board mo dito, gra-grinderin mo na lang yan. Pag-uusapan natin at titingnan natin kung ano yung sinasabi ko na yon. Sukat na ito mga kamasta o kaya yung taas niya ay 7 cm. Ayan, makikita nyo 7 cm po yan. Dati gumagamit ako ng 8-9, kaso nga lang sabi ko nga sa inyo, para hindi mahirapan yung painter natin, kahit na hindi tayo magpipintura, hindi sila mahihirapan mga kamasta na magagalaw-galaw dyan. So ibig sabihin, itong gap natin na to, mula dun sa may high ceiling natin, ay naka 10 cm po tayo dyan. So standard na ho yun na naka 10 cm tayo. So maluwang na ho yun. Yun ang kagandaan niya. So yung 7 cm kasi mga kamasta, meron ka ng pagtataguan ng strip light. Kasi yung makabago nating paraan ng paglalagay ng strip light ay nakalagay na ho dyan mga kamasta sa sidings natin na to. Ayan. Dito sa part na to mga kamasta, no? Yan. So dito natin siya tinatago. Ngayon, kung gusto niyo panoorin yung mga kamasta, may lalagay natin yung thumbnail niya. Nandito siya. So yun yung pamamaraan natin ngayon. Sukat tayo ng 7 cm dyan para dito siya. Para dito siya ilalagay. Yun yung dahilan niya kung bakit ganito yung cove ceiling natin mga kamasta, no? So ngayon, sasagutin natin yung bakit nga ba masinuuna natin to. At ito yung susunod natin gagawin o kaya pinakalas natin gagawin kung saan ilalagay natin yung pinaka underneath niya mga kamasta o kaya nasa ilalim niya. Kamasta, dito sa part na to, ilagay na natin tong underneath natin. Yan.
Yan, nakalagay na yung underneath natin. So, eto mga kamusta, may sukat to na 35cm. Ula dun sa framings natin. Yan yung framing natin. Ayan, may 35cm po yan na sukat. Mula dito, tapos dito. Pero ang total na ito mga kamasa, hindi siya saktong 35cm. So bali maglalagpas ka pa yan ng 1/4. Sa ngayon mga kamasa, para hindi kayo mahirapan sa paglalagay ng underneath natin, ito yung pinaka the best talaga. Dapat iunan nyo muna to. Ngayon, pag nauna yan mga kamasa, ganito yung kakalabasan yan. Pag nailagay nyo na yung cement board, so huwag kayo manghinayang mga kamasta. Kasi minsan, ang ginagawa ko dito, it's either 37cm o kaya 38cm yung kinakat namin na cement board para sa underneath natin. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang pader natin mga kamasta, hindi mo masasabing 100% po yan na pantay-pantay. So hindi yan equal. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pagkuha natin ng cove, dapat doon, yun yung level niya, tapos doon sa dulo. So ibig sabihin, etong nasa gitna, o kaya etong mga dadaanan niyang pader, ay hindi mo alam kung nakasakto yan na 35cm, o kaya 36cm. So ang ginagawa namin dyan, sinosobra namin yan. It's either 37cm, o kaya 38cm. So ngayon, yung 38cm na yun mga kamasta, nakalagpas na ho siya. Yan ang kagandaan niya. Nakalagpas na ho siya at the same time nakasalo itong nasa sidings natin. Ngayon, ang gagawin na lang natin dyan para mas mabilis mga kamasta. Kasi ito yung pinakamagandang pamamaran kasi eh. Kapag ka ganito, i-install mo na kaagad yan. So pagkatapos natin iseruho to, makuha natin yung sukat niya o kaya yung galawan ng pader na to kung may bako-bako o kaya may nakausli. Kasi siniseruho pa natin yan. Kinukuha natin yung sukat niya. Tapos kinakatingan natin. So pagkatapos mo nun mga kamasta, ilalatag mo na siya. So huwag mo munang susukatin yung nandito. Hayaan mo muna na nakaganyan siya. Hayaan mo siya na ganyan. Ngayon, pag nai-rebits mo na lahat yan, nai-rebits mo na lahat hanggang doon sa dulo, pwede mo na itong katingin. So yun ang ginagawa namin. Medyo matrabaho nga lang, medyo delikado rin yung pagkagawa natin ng ganito. Kasi syempre, gagamitan mo ng grinder para makat yan, para pumantay itong part na ito. Yan ay gagamitan na natin, okay, magdodobli ingat tayo. Syempre gagamit tayo ng mask at saka yung shades mga kamasta o kaya safety goggles. So yun po yung ginagawa namin para may cut to. Kasi hindi ka na mahihirapan mga kamasta kapag ganito yung pamamaraan mo, hindi ka na mahihirapan. So yun yung isa sa mga magandang pamamaraan natin. Ngayon tingnan natin yung itsura nung kinalabasan ng ganitong kisame natin o kaya paglalatag natin ng cove ceiling. So tara. So kagaya niyan mga kamasa, inilalatag nila, nakalagpas po yan. Halos 2cm o kaya 1.5cm pa yung nakalagpas na yan. Ganon din dito. So minsanan na yung pag-grind namin yan pagkatapos ng malatagan to lahat. Ayan, pagkatapos malatagan lahat yan, then pwede na nating i-grind kagaya dito sa loob. Itong nasa loob, nag-grind na to. Ayan, napakalinis na. Wala kang makikita dyan na dumi niya mga kamasta o kaya nakausli. Ayan, makikita nyo may daanan ng grinder yan. Dahil doon mga kamasta, magiging pantay lahat yan. Magiging pantay lahat yan. So yun yung pamamaraan natin mga kamasta, no? Yun yung diskarte na paglalatag natin ng cove ceiling design para sa ating mga bahay. So sabi ko nga sa inyo, simple ang cove ceiling design pero appreciable po yan. Ma-appreciate at ma-appreciate mo yan kasi maganda yung paglalatag niya. Maganda yung kinalabasan ng installation. Kasi ang cove ceiling design, nakadepende yan sa ganda ng installation na ginagawa natin. Kasi kahit na gaano kagaling yung painter natin, gaano kagaling yung electrician natin na magdi-distribute ng ilaw niyan, kung pangit po yung pagkaka-install na ito, pangit din po yung kalalabasan. Kasi syempre, kung titingnan mo, kung pangit yung pagkaka-install na ito, kumbaga papasok ka pa lang sa isang kwarto, eh kung tabi-tabi yan, sabi ko nga sa inyo, kahit magaling na pintor po yan, kung malaki yung tama niya, eh hindi ho niyan mapapaganda. Yun po yung punto ko po dito. Hopefully nagustuhan niyo yung part na yun mga kamasta. Kung saan, bahagi natin yung mga konting idea na to para sa mga baguhan nating mga installer. At saka mga DIYers na sila-sila mismo yung gumagawa para sa kanilang mga bahay. Maraming salamat muli mga kamasta, no? Ito, lahat to, puro may cove. Lahat yan, may cove. Lahat to. So, ito yung, kung gusto nyo panoorin yung isang vlog natin dito,
paano natin sinusukat yung mga kanto-kanto kagaya nito kung may cove ceiling yung bahay ninyo. Pantay na pantay lahat po yan. Ayan, straight po yan hanggang doon sa dulo. Tapos ganun din doon. At saka, ito pinakamaganda dito. Dito sa part na to, straight po yan na may cove ceiling din yan. So, kung makikita yung mga tropa, kanya-kanya sila ng ginagawa. Meron dito naglalatag. Meron din dito, ito, nag-iisa lang to si Dagol eh. Nag-iisa lang yan, nag-i-install. Mag-isa niya lang gumagawa dyan. Pero kung makikita nyo, siya lang mismo yung gumagawa, pero kaya niyang gawin. Yun po yung gusto kong ipakita sa inyo, na kahit na mag-isa mo lang na gumagawa dyan, kayang-kaya ho niya. Ito, nag-hanger na rin sila dito. So, magsabay na silang nag-hanger dito sa part na to, tapos dito sa part na to. Then, pwede na nating latagan yan ng high ceiling natin. Ayan mga kamasta, napakabangan nyo yung cove ceiling natin na to. Halos to lahat cove ceiling mga kamasta. Wala nang ibang design, puro cove ceiling lang yan. Ayan, so, hanggang dito na lang yung video natin. Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!